So magandang hapon po sa ating lahat, no, na nakikinig at nanonood dito sa God of Truth Christian Church, dito po sa online program nitong church natin na sinimulan ng ating mga butihing pastor. So ngayong hapon po, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayong lahat. Panginoong Diyos na nasa langit, dakila ka sa lahat, Panginoon, nawa, Lord, ay purihin ka ng lahat ng iyong likha magpakailanman. Lord, dalangin po namin sa oras na ito na patawarin mo nawa kami sa mga kasalanan namin, Panginoon, at pati yung mga taong nagkasala sa amin, Panginoon, ay patawarin mo rin nawa sila, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito na puspusin mo po nawa kami ng at samahan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo upang, Panginoon, magkaroon kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nawa, dalangin po namin, Lord, na ang salita mo ngayong hapon ay maging pagkain ng aming espiritu at kaluluwa, Panginoon, upang managana kami, Panginoon, sa mga bagay na espiritual na binibigay mo sa aming lahat, Lord. Dalangin po namin na ilagay mo ang mensahe mong ito ngayong hapon sa aming mga puso at magamit namin, Panginoon, sa araw-araw na buhay at sa pagpapakalat ng mabuting salita mo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na maganap nawa ang lahat, Panginoon, ayon sa kalooban mo. At, Panginoon, dalangin din po namin na dumating ang kaharian mo sa lupa, Panginoon, at maghari ka magpakailanman. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong hapon po, naisip po bigla nitong mga nakaraang araw, since tayo bilang mga Kristiyano, bukod po sa tungkulin natin na sundin ang Panginoong Diyos, no? Bilang Kristiyano, kailangan nating sundin yung mga utos ng Diyos sa atin, lalo na mga yung mga commandment ni Jesus nang dumating siya dito sa lupa. Utos niya sa atin na sundin ang kalooban ng Diyos, utos niya sa atin na ipakalat ang mabuting balita ng Biblia, no? So, tungkol po dito sa mabuting balita ng Biblia, napansin ko lang po, isa sa mga pinakamalaking or isa sa mga pinakamalaking pangarap ng bawat simbahan na lumago, hindi lang po spiritual, kundi pati lumago yung simbahan, I mean sa bilang ng mga tao, ayaw po nilang, or karamihan sa kanila, ayaw nilang manatiling kakaunti lang ang dumadalo. Gusto nila, dumami sila, maraming mga taong mahikayat na magsimba kasama nila. At sama-sama po silang aawit magpupuri sa Diyos sa tuwing Linggo ng umaga. Kaya lang po, most of the time, minsan po kasi, or kung meron tayong mga kapitbahay na minsan hihikayatin natin sila na magsimba, sumama sa atin every Sunday. And then mapapansin po natin, sasabihin nila busy sila or marami silang gagawin, walang magbabantay ng bahay nila. Pero yun po, yung mga sinasabi po nilang yun, hanggang kaya lang po nilang yung sabihin sa harapan nyo. Pero kung tutuusin, minsan may mga hindi sila masabi sa harap natin na nasa isip lang nila kapag nakatalikod na tayo, saka lang nila itatanim yun sa isip nila, iisip-isipin nila. Iniisip po ng mga taong yan minsan sa kagaya ng ganito. Para saan ba na magsisimba sila? Kailangan ba nila yon para sa buhay nila? Ano bang mapapala nila kung magiging Kristiyano sila? So ngayon po, ang topic natin ngayong hapon, sinabi po dito sa Matthew chapter 24, sabi po kasi dito sa Matthew chapter 24 verse 1 to 14, verse 1, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen?
and of the end, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places, and all these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. So, mapapansin po natin, sabi sa pinakahuli nito, sa verse 14, na ang ebanghelyo daw po ng kaharian ng Diyos ay lalaganap sa buong mundo at pagkatapos po nun, saka dadating ang katapusan. So, ito po yung pagpupukusan natin ngayong hapon, no, ang tungkol po sa tinatawag na evangelism. Ang evangelism po, ito po yung tawag sa gawain ng mga evangelical leaders or ng mga evangelical Christians na sila po yung nanghihikayat ng ibang tao, no, na sila po yung nagbabasa ng Biblia sa mga hindi mananampalataya na baka sakaling yung mga hindi nagsisisampalataya ay magkaroon ng pananampalataya at maligtas at maging Kristiyano. So, kadarmihan po kasi sa atin, kagaya po nung sabi ko kanina, mga akay po tayo ng tao, sasabihin lang natin, halika sumama ka sa amin sa simbahan ngayong linggo. Makikinig tayo ng salita ng Diyos. Yung iba naman po sasabihin, halika sumama ka sa amin, pupunta tayo sa church, kaawitan natin ng Diyos, sasayaw tayo sa harapan niya, kakantahan natin siya ng sama-sama, or sasabihin, halika pumunta tayo sa church at kasi masaya doon, sasabihin pong ganun. Kaya lang po, yung pang-aakay sa tao, hindi lang po yun ganun. Hindi lang po yung sasabihin natin sa kanila, halika mag-church ka, makinig ka ng salita ng Diyos dito sa church na to. Masaya dito, mababait ang mga tao. Hindi lang po ganun yung evangelism. So, paano po ba tayo dapat? Kasi kini-question po yan ng mga tao eh. Ano po bang purpose ng pagiging Kristiyano? Bakit kailangan nilang maging Kristiyano? Bakit kailangan nilang sumama sa atin na magsimba tuwing linggo? At ano po yung mababago nun sa buhay nila? No? Kasi yung kadalasan po sa kanila, nag-e-expect ng pagbabago sa buhay nila na magkakaroon ng physical. Yung iba naman iniisip na magkakaroon ng financial na pagbabago, iniisip nila na mababago yung buhay nila, makakaangat sila sa buhay nila, sa financial status nila, ganun po, no? So, nangyayari po kasi yun sa mga tao dahil iniisip nila na kapag naging Kristiyano ka, magiging mabuti na yung buhay mo, magiging mayaman ka, magiging nakakaangat ka sa buhay. So, paano po ba natin sila dapat ini-evangelize or inaakay sa simbahan nang sa ganun, hindi po sila nagkakaroon ng maling pananaw sa kung ano nga bang meron sa Kristyanismo. So, ganito po, no? Ganito po ang pag-evangelize, no? Unang-una po, sasabihin natin sa kanila, ito po yung number one, na lahat tayo ay makasalanan. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23. Ito po ang sinasabi. For
For all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat daw po, according dito sa Romans chapter 3 verse 23, ay lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So yun po ang unang-una sa lahat po tayo, no, wala pong difference sa atin. Lahat po tayo according sa Romans chapter 3 verse 9, what shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, all have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. So verse 19 po, now we know that whatever the law says, it says that those who are under the law, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. So, nang dahil daw po sa kautosan, nalalaman natin na yung mga ginagawa natin ay labag sa kautosan, and therefore, yung mga ginagawa po natin, nalalaman natin na nakasalanan yun. And since lahat po nagkasala, yan naman, since umaagree na po tayo na lahat na tayo ay nagkasala, sasabihin na po natin dun sa taong ine-evangelize natin ang number 2. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. According po yan sa Romans chapter 6 verse 23. Sabi po dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. And sabi naman po sa Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men, because all sinned. So after po natin ipaliwanag sa kanila na lahat tayo ay nagkasala, ipapaliwanag po natin sa kanila kung bakit lahat tayo ay nagkasala at kung paanong naging makasalanan ang lahat ng tao. Sinasabi po ng Romans chapter 5 verse 12 na sa kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, which is si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa mundo, at dahil sa kasalanan natin na yon ang kamatayan ay nagkaroon ng epekto sa atin, and therefore lahat ng tao ay nakatakdang mamatay dahil lahat ay makasalanan. And then sasabihin po natin sa kanila, number 3, according po sa Psalms chapter 9 verse 17, ito po ang sinasabi ng Biblia. The wicked return to the grave, all the nations that forget God. Sa ibang salin naman po, kagaya sa KJV, the wicked will go to hell. And then sa 2 Peter chapter 2 verse 4 naman po, for if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into gloomy dungeons to be held for judgment. So, sabi po dito na maski yung mga anghel daw nang nagrebelde sila sa Diyos, which means na nagkasala sila laban sa Diyos, mula sa pangunguna ni Satanas or ni Lucifer nung hindi pa napapalitan ng pangalan niya,
Sila daw po nung gumawa sila ng kasalanan laban sa Diyos ay pinarusahan po sila ng Diyos at pinadala po sila sa impyerno. So what more, kung yung mga anghel na yon na binigyan ng Diyos ng special na tungkulin sa langit, na nung nagkasala sila laban sa Diyos ay dinala sila sa impyerno, paano naman po tayo, no? Tayo rin po na mga nagkakasala ay nakatakdang mapunta sa impyerno. Hindi po sa tinatakot natin yung mga taong ini-evangelize natin, pero ito po yung sinasabi ng Biblia, no? Now, babalik po tayo sa Romans chapter 5 verse 12. Kagaya po nung sinabi ko kanina, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned. For before, masusunod na po natin yung verse 13, for before the law was given, sin was in the world. But sin is not taken into account when there is no law. So according po dito sa verse 13, nauna pong nagkaroon ng kasalanan sa mundo bago ang kautusan. Kaya lang, hindi po ibinibilang ang kasalanan kung wala ang kautusan. Gayun pa man, according po sa verse 14, nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern for of the one to come. Ngayon po, babalik tayo sa chapter 6, verse 23, no? Sabi po ulit dito, for the wages of sin is death, but, yung kasunod niya po, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So ito na po, no? Nakatakda tayong mamatay ng dahil sa kasalanan natin, pero ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesus na ating Kristo. So ngayon po, babasahin naman po natin sa kanila yung pinakasikat na verse sa Biblia, John chapter 3 verse 16 to 18. Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito po yung sinasabi ng Romans chapter 6 verse 23, sa katapusan ng verse 23, tungkol po kay Jesus. Sa pag-ibig daw po ng Diyos sa sanlibutan na kahit tayo ay nagkasala, ipinadala niya daw po ang anak niyang si Jesus para mamatay po sa krus, at nang sa ganun magkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabi po dito sa verse 17 ng John chapter 3, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. And then sa verse 19 naman po, this is the verdict, light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what he has done has been done through God. And then sabi naman po sa John chapter 1 verse 1 to 36, hindi ko na po babasahin ng buo sa inyo. Sabi po sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Yun po ang sabi sa chapter 1, sa verse 1 hanggang 5. So, sa pag-evangelize po, ipapakilala natin sa kanila
na meron tayong pagkukulang according sa Romans chapter 3 verse 23 na nagkulang tayo, na tayo ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran po ng kasalanan natin na yun ay kamatayan, at tayo ay nakatakdang mamatay at mapunta sa impyerno sa katapusan ng panahon. Kaya lang, dahil iniibig tayo ng Diyos, nagbigay po siya ng paraan sa atin sa kung paano yung mga kasalanan natin na yun ay mapapatawad niya, at sa pamamagitan ng anak niya, ng anak ng Diyos na si Jesucristo na pinadala niya sa lupa, magkakaroon po tayo ng kaligtasan na nagmumula din sa Diyos. At ito po yung number 5, salvation and forgiveness of sins. According po sa, at, or, dahil po from 1 to 3, sa 1 to 3 po, ipapaliwanag natin sa taong kinakausap natin, sa taong ini-evangelize natin, na ang taong yon, kagaya natin, ay makasalanan at nangangailangan po siya. At dahil makasalanan po siya, deserving po ang taong makasalanan ng kamatayan. And then kapag na-realize na po ng taong yon na makasalanan siya at karapat-dapat siyang maparusahan sa mga kasalanan niya, ipapaliwanag po natin sa kanya na ang Diyos ay nag-o-offer ng isang paraan para hindi na tayo maparusahan mula sa kasalanan na yun. Ibinigay po niya ang bugtong na anak niyang si Jesus, na according sa Matthew chapter 18 verse 19, chapter 20 verse 18 to 19, sabi po sa verse 18, "We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the teachers of the law. They will condemn him to death and will turn him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. On the third day, he will be raised to life." At since alam na po nung taong kausap natin, nung ine-evangelize natin na makasalanan siya, at karapat dapat siyang maparusahan sa katapusan ng panahon, ipapaliwanag po natin sa kanya na hindi niya na kailangang matanggap yung parusang yon. Noong unang panahon po, merong isang taong nangangalang Jesus at siya po ay pinako sa krus para sa pamamagitan ng pagkamatay niya ay magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan nating lahat. According po sa Romans chapter 6 verse 6, "For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been freed from sin." Dahil po pinangako si Jesus sa krus at kasabay po nun ipinako ang yung dating tayo, ipinako po, kasama po ni Jesus na naipako sa krus yung dating tayo, yung mga tayo na hindi pa napapatawad sa kasalanan. Therefore na nung nabuhay po si Jesus, nung nawala na po yung grip or yung pagkakakapit sa kanya ng kamatayan, napakawalan na rin po tayo mula sa kasalanan, at dahil po doon nagkaroon tayo ng kapatawaran mula sa kasalanan natin. And then John chapter 14 verse 6 naman po, sinabi po ni Jesus, "Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So yun po, no? So isasummary po natin muli. Sa paraang ito po, tayo ay mag-evangelize na una po, lahat tayo ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay mapupunta dapat sa impyerno, pero hindi na natin kailangang maranasan yun dahil ang anak ng Diyos na si Jesus, according sa book, sa kabuuan ng Matthew, sa kabuuan ng Mark, ng Luke at ng John, si Jesus po ay ipinako sa krus, namatay sa krus para magkaroon ng kapatawaran ang mga kasalanan natin.
At dahil nagkaroon po ng kapatawaran ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng biyayang kaloob ng Diyos, tayo po ay mabibiyayaan ng walang hanggang buhay sa pagdating po ng kaharian ng Diyos. So ito pong buhay na ni Jesus, ito po yung tinatawag na gospel, no? Sa kung paanong si Jesus ay ipinanganak sa lupa dito sa atin sa mundo, nakasama ng mga nauna sa atin at namatay sa krus para magkaroon ng kapatawaran sa lahat, ang kasalanan ng lahat. Ito po yung tinatawag na gospel. So sa susunod po na merong tayong aakayin, ito po yung magiging magandang explanation sa kanila sa kung bakit kailangan nilang or sa kung bakit importante ang pagiging Kristiyano, importante ang Biblia at importante na maakay natin sila sa simbahan sapagkat ito po ang pinakakailangan ng lahat ng tao sapagkat lahat ay nag-asala. So sa mga nakinig po, marami pong salamat na bagaman nakapakaiksi nito ay nagpatuloy po tayo hanggang sa dulo. Tayo po ay manalangin muna. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa salita mong ito Lord. Dalangin po namin na ang mga ito Panginoon itanim mo sa aming puso't isipan at magamit namin Panginoon na sa lahat ng pagkakataon Lord na kami ay makapanghikayat ng taong magiging mabuting disipulo mo Lord. Dalangin po namin na huwag mong hayaang kaligtaan namin ito. Dalangin po namin Panginoon na sa araw-araw naming buhay ay patuloy mo kaming samahan at ng iyong banal na Espiritu Panginoon at sa tuwing nagtitipon-tipon kami Panginoon ang anak mong si Jesus ang pumagitna sa amin at maging gabay namin Panginoon. Dalangin po namin na ang mga taong hihikayatin namin Panginoon ay tanggapin ang salita mo Panginoon. Dalangin po namin na sila ay magkaroon ng pandinig na ipinakikinig ng mabuting balita mo at mga bibig na nagsasalita ng iyong mabuting balita ng iyong ebanghelyo sa ibang tao Panginoon. Dalangin po namin na sila at kami Panginoon ay maging mapagbunga Panginoon sa bunga ng Espiritu Santo Panginoon na may kagalakan at may kagandahang loob sa bawat isa at pag-ibig sa lahat Panginoon. Dalangin po namin ang mga ito. Nawa ay maganap ang kalooban mo sa pangalan ni Jesus. Amen.